Oras, Bishop Efraim Fautagana. Alas 8:12 na. Programang nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdamin Bayan. Uy, ingat-ingat po mga kuya, mga misis, ha? Grabe! Abay, apat na sunog po ang nangyari nitong magdamag. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Meron bang namatay si Sherwin dun sa mga sunog? Diyan sa Muntinlupa, Santa Mesa, Caloocan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kuya, ha? Abay, hindi pa, Pebrero pa lamang, hindi pa Fire Prevention Month. Abay, ano na, sunod-sunod na po ang nangyayaring sunog. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Ayan, ay nako talaga, manakawang ka na, huwag lang masunugan, sabi nga. And now, the end is near. And so I face final curtain, my friend. Marami nang kinakabahan, Mr. President Apo Lucas, ha? O Jomar Canlas, Yusek, ha? Abay, sino ba yung mga nasa chopping board? Ilan ba ang mga sisibakin, tatanggalin? Eh siguro yung mga nasa holdover capacity dapat nang palitan talaga, Mr. President, ha? Lalo yung mga umaman, nagpayaman, ayan. Abay, meron ng mga mansion at collection ng mga luxury at sports cars, ha? Eh, give way to others. Pero ingat din po sa mga naglalako ng posisyon dyan, ha? Baka may nagbebenta ng posisyon dyan. Kaya ingat-ingat. Pero Mr. President, kung maganda naman ng performance, kahit na yan ay in-appoint pa nung panahon ng dating Pangulong Digong, panahon ni dating Pangulong Pinoy, eh kung maganda naman ang trabaho, edi okay lang. Pero yung mga wala nang ginawa, eh pagkatapos ay kapituko pa rin sa kanilang posisyon, dapat na talagang palitan, Mr. President, ha? Yung mga non-performing assets sa gobyerno, kahit na yung mga inapoint nyo rin, Mr. President, naka magdadalawang taon na po kayo, ha? Abay, yung mga hindi nagtatrabaho, palitan nyo na rin yan. Damdamin Bayan. Pero ang bilis talaga ng panahon, mga kuya, mga misis. Abay, tingnan nyo nga naman, ngayon ay February 23, 2024. Abay, next year pa ang eleksyon, pero kampanyahan na. Uy, good morning sa mga taga-Liberal Party. Abay, naglabas na sila ng kanilang ilang listahan ng listahan ng mga kakandidato. Sino nga bang isasabak ng Liberal Party, Senator Kiko? Ha? Abay, balik ang mga yellow ribbon. Tie a yellow ribbon. Abay, itong si, of course, ang presidente ba si, Senator Kiko, ikaw pa rin ba ang presidente ng Liberal Party? Abay, ayon kay Bagong Laya, si Senator Laila De Lima, aba, ang spokesperson ng Liberal Party, meron silang ilang kandidato.
para sa pagka-senador sa 2025. Of course, senator, dating senador Kiko Megastar Pangilinan. Aba, dating senador Bam Aquino, ha? Nasaan na si Bam Aquino? Nawala na ito sa mapa, ano, ha? At human rights lawyer Chel Jokno. At of course, ang pang-apat, eh siyempre, lalayo pa ba tayo dyan? Ang dating senadora Laila De Lima. Pero masikip daw po ang senatorial candidate sa darating na election sa 2025. Anday mga balikbay ng mga sikat at mga re-electionist dyan. Okay lang na mangampanya, ha? Ayan. Basta trabaho-trabaho lang. Ano bang mainit na? Dapat nga ano lang tayo ngayon eh. Dapat chill-chill lang po tayo ngayon dahil it's a Friday. Thank God it's a Friday, mahoya mga misis. Pero talagang ganun na talaga eh, ha? Abay, ano na? Ang tawag nito ay election fever na naman. Eh siyempre, pagkatatakbo ng senador, ayan, national position yan. Mag-iikot ka sa buong Pilipinas. Abay, kailangan ni medyo magpaingay ka ng konti, ha? Para maalala ang iyong pangalan. Ay, good morning, Apo RC Balisakan. Abay, si Manong RC Balisakan ay... matindi rin po yung kanyang warning, mga kuya, mga misis. Abay, nako, matutuwa si ano rito, si Idol, ha? Si Mr. Sergio Ortiz Luis ng Employers Confederation of the Philippines, ECOP, at siyempre ang mga employers. Dahil ang babala po ng NEDA Secretary Arsenio Balisakan, abay, sa bagay, siyempre tayong mga manggagawa, gusto natin na dagdag sweldo talaga, ha? Pero tama rin si Secretary Benny Laguesma ng Dole. Eh dapat binabalanse talaga yan. Dahil ang babala po ng NEDA Secretary Arsenio Balisakan, abay, ang worst case scenario daw pagka ipinatupad ang... panukala mo, Senator Jinggoy, ha? Yan, inaprubahan na po sa third and final reading sa Senado yung 100 peso na wage increase. Abay, ano, ha? Anong sabi? 100,000 Pinoy daw ang magiging jobless, ha? Mawawala ng trabaho at bukod dyan, magkakaroon ng inflation, ha? Kaya't, pero dapat talaga binabalansi rin. Sino may sabi ng isang congressman? Ang sabi ng isang congressman sa Maynila, pwede naman yan. At si business tycoon secretary Joey Concepcion, siya may nagsabi na pwede naman basta hulugan. At sabi ng isang congressman, pwede namang, pwedeng 5-6, ay hindi naman na 5-6. Eh pwede naman daw tatlong hulog, tatlong bagsak, mga kuya, ha? Pwedeng first year ay ipatupad yung 40 pesos, 40-40-20, ha? Ayan, yung kanyang mungkahi. At meron pang ano isa, 35-35-30, ayan, 35 sa pesos sa first and second year, and third year ay 30 pesos. Eh, yan ang mga dapat pinag-aawayan ng mga senador at mga congressmen, ha? Yung para po sa bayan, para sa ating mga manggagawa. Standby! Sino bang standby let Narciso, ha? Ano ba ang latest sa Malacanang? Aba, matapos ang matinding banat ng Apollo Pastor Apollo Kibuloy laban sa Pangulong Marcos, First Lady
Lisa Araneta Marcos at America. Abay, dead ma po ang first couple. Ala lang, ayun na. At ang sabi po ng PNP, eh ala naman eh, ha? Ala namang threat kay Pastor Kibuloy, ha? Eh parang guni-guni lang. Sabi naman nitong si Colonel Attorney Gina Fajardo ng Philippine National Police. Ingat-ingat po tayo mga kuya. Uy, good morning nga pala sa mga taga Baguio City, Mountain Province. Good morning, Mayor Mayor BBM Benji Banyesa Magalong. Abay, tapang nga rin si, ano, si Mayor Benji Simista. Abay, eh, summer ngayon eh. Ang dami nagpupuntahan, umaakit ng bagyo dahil mainit ang panahon. Eh, totoo bang yung usok eh, umabot na ng Baguio City, Mista, ha? Mayor BBM. Kaya may advice po sa mga aakit ng Baguio City, lalo yung mga naka-ano dyan, ha? Naka... tawag nito, nakapag-pareserve na, ha? Nakapag-pabook na. Abay, magdala po ng face mask dahil mausok doon sa Baguio City. Standby, Romy Gonzalez, ha? Ayan, at siyempre si Leta Narciso. Miss Let, ano bang, ano ngayon, ha? Ano bang tawag nito? Ano ba ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong TGIF? Labas silang date ngayon, ha? Sandali lamang at... Uy, good morning nga pala kay Boy George. Abay, talaga namang... si Boy George, ayan, okay na raw po yung... ano pangalan no? Miro, ayan. Akala ko tuloy, Miro Kimbo, eh. Ayan, Miro Korean firm na Miro, ha? Yun daw pong nakuha ng kontrata sa... pagdaraos ng automated election sa 2025. Wow, 18 billion pesos. Sana hindi na smart money ito, Chairman Boy George, ha? 18 billion. Pagka ganitong kontrata ba, eh, meron din bang ano dyan? Meron din kayang SOP rin dyan. Daming magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sandali lang po sa ating mga reports. At siyempre, ha, ayan, update sa mga sunog. At alamin nga natin mamaya sa Bureau of Fire, ha, ano ba ang paalala sa ating mga kababayan. At nitong apat na sunod-sunod na sunog ngayong magdamag, mga kuya, mga ate, ha, ano kaya ang naging dahilan ng sunog na ito, ha? Abay, ingat-ingat po tayo. Ayan, chill-chill lang. Ngayon po ay Friday naman, ha? Abay, kailangan ni ingat-ingat lamang, Mayor Honey Lacuna, ha? At Manila Police District Chief General Advisor, ha? Ayan, abay, parang mahirap hagilapin itong si... General Ibay ng Manila Police District. Hindi katulad ni dating MPD Chief General Andre Dizon. Abay, i-text mo lang pagka tinawagan mo. Abay, sabi ka dyan, yes sir, noble sir, ready sir. Hi, good morning, General Andre Dizon sir. Nanapadpad na sa Bicol. At pumalit nga ay si General June Ibay. Hoy, mga taga Manila, ha? Lalo po yung mga taga Chinatown, yung mga kapatid natin, mga Chinoy dyan, mga kuyang, ingat-ingat, ha? Abay, may mga kidnapping na naman. Yung palang Chinese na kinidnap dyan. Abay, sabi po, eh, nagbayad ng ransom at nawala na dun sa kanilang tinitirhan. What is happening to our country, General Sir? Pero ang gusto raw po ng Pangulong Marcos, magparami daw po, ayan, go forth and multiply, ayan, ng mga nurses, ayan. Abay, pagpaparami ng mga nurses sa Pilipinas, patuloy na tinatrabaho ng Marcos administration. Katuwang ang pribadong sektor. Abay, siyempre, magagaling. Ayan,
ibang magtrabaho ang ating mga Pinoy Pinay nurses. Kaya yan po ay mabenta po tayo sa abroad. Kaya yan daang paramihin natin. Standby, Leta Narcissus. Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Dahil Friday, thank God it's Friday. Chill-chill lang mga kuya, ha? Ayan, kailangan ni konting ano, ha? Ano ba dapat gawin natin pagka Friday, ha? Abay, naku, gimmick dyan, gimmick dito, ha? Siyempre, kailangan naman mag-unwind mga kuya sa isang linggong trabaho. Ayan, mainam din yung gumimik para alam po niyo mahibigan ni maganda yung pag-gimik-gimik ko yung magagalit minsan mga misis ha kasi yung gimik na ganyan eh, pang ano ba pang alis din ng stress ng ating mga kuya na nagtatrabaho ayan para chill-chill lang di ba Mr. Danny Isla ha Idol Al Mendoza ha abay kailangan ni masaya doble ang tawanan at kasiyahan at siyempre para masaya ang barkada abay kong Mayor Roy Loyola ha o nga pala congratulations sa mga taga Carmona Cavite bago natin makalimutan na abay ngayon pala mga kuya ang ano ha ang first anniversary ng cityhood ng Carmona City dyan sa Cavite. Isa po sa mga progressive new city, ha? Abay, congrats sa Dr. Mayor Dalia Loyola at Congressman Roy Loyola, ha? Galing-galing, ha? Ayan. Abay, ang kainaman kasi dito sa Carmona City, may bigyan ni Investors Friendly Ika nga, ha? Eh dito yung ease of doing business talagang pinapatupad nila dyan. Isang araw, dalawang araw, ayan, kumpleto ang requirements mo. Sige, magtayo ka na ng negosyo, ha? Pero eto, abangan natin, lang yung mga nag-i-invest dyan, ha? Naku, ang Ayala Corporation pala, ang Ayala Group. Abay, mukhang magtatayo naman parang panibagong BGC dyan sa Carmona City. Doon sa race track ng kabayo, ha? Abay, mukhang i-develop ng Ayala. At siyempre, ang mga C, ha? Abay, maglalagay din yata ng panibagong MOA, ha? Diyan naman sa Cavite City. Ayan, eh, papuntang south na po ang development, eh, ha? Congrats, Mayor Dr. Dalia Loyola at Kong Roy Loyola, ha? Abay, pagka ganyang anniversary, eh, bay, kailangan, eh, meron tayong iniinom dyan. Pero magaan na inuman lang, easy-easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble suave, doble sarap, Mayora Dalia, ha? Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Kung Roy Misna, ha? Nabati ka na ng mga taga PMA Sandigan 82. Namimiss ka na raw nila, ha? At syempre ang mga brethren sa Carmona Sorteo Masonic Lads. Congratulations! Cheers with Emperador Double Light! Doble suave, doble sarap! Standby! Let Narciso mula sa Malacanang! Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. O ya, Justice Maydas, ha? Abay, ko yung Justice Sam Gairlan, ha? Abay, Justice De Leon, ha? Abay, saan ba ang gimmick natin ngayon? Na? Abay, ang mga taga-Supreme Court may dinisbar, ha? Ano yung report on 242 kanina, ha? Yung isang lawyer, ha? Isang lawyer na iniwan ng kanyang pamilya at nakisama sa iba. Ayan, ayun, dinisbar ng Supreme Court. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8, Damdamin Bayan 31. Ang balitang ito. Nibigla mo naman ako eh, ha? Ayan, sandali lamang at nasa natuloy, ha? Na nawala na o di dito na lang tayo ha nasaan na sabi ko sa iyo eh ginugulat mo ako eh ha ayan eh namimiss ko pa naman si senadora ha I saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows of
Ay, Senadora, balik bayan na ba? Na kay Delilah, 'di ba si Tom Jones ang kumanta niya? Yeah, na Tom Jones. Paborito ng tatay ko 'yan. Ah, ganun ba? Pabori ni Ronnie yan. Ayan, Ay! Akala ko si June eh! Si Ronnie Dayan yan. Si Ronnie Balakay. Yan, okay, akala ko si June na. Pero sandali lamang, si good morning muna, Sister L. Good morning, oy, Lady Laka. In Black. Ah. Yes, Friday ngayon, so naka-black ako. Favorite bata, color, ay, matchy tayo. Ba't pa naka-uniform mo yan, ha? Oo, saan ba tayo kakanta, ha? Sasayaw pala, Laka. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Happy Friday. Ayan, sandali lamang at nasan ba si Noche, ha? O, Lakay, si Noche ay nasa Lusbay. Yung nangyaring pananaksak, Lakay, dun sa buntis. Na, crime of passion. Grabe. Ano ba yung sitwasyon doon? Yung nakipaghiwalay na yung babae? Ang initial, ang actually laki, hindi kasi natin makonfirm talaga, pero ang initial ay sinasabing gusto daw ipalaglag ng lalaki yung baby, pero ayaw ng babae, ayaw babae. At gusto natin makapaghiwalay, kaya sinaksak. Pero yan laki, ay hindi pa confirm. Eh, alamin natin kay Police Superintendent, ano ba ito? PSS, si Staff Sergeant. Staff Sergeant. Staff Sergeant na ikaw naman na Noche, dinedemot mo eh. Eh, kapitan na ito eh, ha? Ayan. Alamin nga natin sa ang update mula sa Los Baños Municipal Police Station. Andito si Noche kasama si Captain Alvin Apolinario. Ayan. Promoted ka agad. Pinomote mo na lang. Ayan, Noche kaka sa Buenos Dias, Tardes Noches. Ano ang latest mula kay Captain Apolinario Noche? Sir, Lakay, good morning at Sister L, ang update yung babae, ano, yung sinasabing critical ay ngayon ay nasa stable ng condition. Uy, buti basta naman. Yung baby, yung sanggol, yung ano. Ito, ang magpapaliwanag sa atin, Lakay, si Police Staff Sergeant Alvin Apolinario. Ito yung humawak ng kaso, Lakay, at yung suspect ay nasa manhunt operation at then magpa-fight ng kaso laban doon sa suspect na sinasabing dating kinakasama itong sabi natin si Police Staff Sergeant Alvin Apolinario. Sir, live po tayo worldwide sa DCR8. Sama si Sister L at Lakay Deo Makalma. Ay, magandang umaga po, sir. Ay, Captain, good morning po. Good ayan, morning po, sir. Good morning po, good morning po. Ayan, good morning sa Captain. sir, so ano po ang latest confirm na po na yung dating boyfriend nga po talaga ang nanaksak dito sa victim? Apo, apo, yung dati niya pong ginakasama po, sir, yung suspect. In. Ayan. For regular po sa provincial prosecutor yung kaso po. Staff Sergeant, na-establish na po ba natin yung pinakadahilan nitong motibo po nitong nangyaring pananaksak nitong lalaki o itong live-in partner po nitong buntis? Base po sa aming investigasyon, dati po niya kasing karelasyon yung suspect. Dati niya pong live-in partner. So, posible sa dati nilang relasyon ng punot dulo nung pangyayari po. So ano po ang ginagawa natin na Sarge, may manhunt operation na po ba dito sa suspect? Apo, inaano po namin yung paghahanap po sa mga suspect. Kapag hindi po namin ano, nakahanda na naman po yung mga dokumento para i-file sa prosecutor office yung regular filing laban po sa suspect. Ilan taon po itong victim tsaka suspect, Sergeant Apolinario, sir? Mga bata pa ba ang mga ito? Anong mga edad nila? Yung victim, yung victim po, 18 years old po yung victim. Naku, napakabata pa. Teenager pa, Tapos yung allegedly na suspect, minor daw po. Mas bata yung suspect, 18 years old yung babae. Bata po. Allegedly minor daw po yung suspect. Wow. So kung minor yan, mga 17, 16, ganun po? Mga ganun po yung edad nun. Wow. Pero hawak na po ba natin ang identity, yung pangalan? Meron na po tayong mga impormasyon, Staff Sergeant Apolinario, sir? Apo, meron na naman po. At nakaanda na nga po yung mga dokumento para sa regular filing ko sa provincial prosecutor.
outfit. Mm-hmm. Kapag ka mga ganitong case, lakayan, no? Tsaka staff sergeant, kasi minor eh. Mm-hmm. So, usually, DSWD ang nagano sa custody kapag ka nahuli. Tama ba, staff sergeant? Apo. Mm-hmm. Kaya po, kapag ito mga physical injury, kaso na ho talaga na, alaga, frustrated murder ang ikakaso ho sa suspect. Opo. Mm-hmm. So, Sarge Apolinario, ano pong sabi nung ano mga kamag-anak nung victim? Asan ang magulang nito? Bali po yung mga magulang po nung victim, wala na daw po yung magulang. Tumatay yung guardian po ay yung panganay na kapatid doon nila. No, ganun po. Napakasaklap naman. Anyway, okay, Sarge, at least, sino yung suspect po ulit, yung person of interest? Joel De Leon, no? Yung Joel De Leon. Oh, ayan. Okay, siguro baka may panawagan ko sa kanya, sumurrender na lang. So, sumuko na lang dahil kaya nga po pag hindi naman siya ano, hanapin pa rin naman siya ng batas. Uh-huh. Sa mga ating sa batas ng sa ating lugar. Okay. Okay, sir. Maraming salamat po at sana nga ay sumurrender itong suspect. Ano po, ha? Ayan. Nakay, pahabol ako na isang katanong kay Staff Sergeant Apolinario. Sir, tama po ba, na-establish na po ba na yung babae ay talagang buntis at gustong ipalaglag nung lalaki kaya nagkaroon ng pagtatalo? Hindi po, wala pa nung medical records eh. Nung kompleto medical records. So, yung po yung inaano namin, inaantabayanan po namin. Okay, sir. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you. Good morning po. Good morning po. Okay, maraming salamat. Queen Apolinario ang humawak ng investigator on case dito sa nangyari sa pananaksak sa isang 18 years old na babae sa barangay Maahas sa Los Baños, Laguna. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Natika Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, Buenas Dias, Tardes, Noches. Ayan, samantala niyo lang sinasabi nung kasagsagan ng pag-ibigan nila. I do love you. I love you. Ngayon eh, away na. Nauwi na sa saksakan. Diyos ko. Teka muna, baka mapanis yung report ni Let sa Malacanang. Mm-hmm. Ha? Ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ito. alam mo yung high school ako, ang dami kong mga classmates na ano, gusto maging nurse. Mm. At marami nga naging nurse. Ha? Ayan, karamihan, nasa Amerika na, nasa Europe, nasa... Meron na sa France, sa UK, mm-hmm. meron sa Austria, ayan, Germany, ayan, successful sila. Successful. Ha? Mm-hmm. Yeah. Lalo yung mga nasa Amerika, ang sisipag. Mm-hmm. Double job pa nga sila, pare ang overtime, kaya kinaiinggitan. Na. Tsaka, pero sa kanila laki, maganda, well compensated sila. Ay, ano? Yan ang maganda. Gusto ko na nga lang mga ibang bang, charot ako. Gusto maging nurse, ayan. Pero kasi di ba laki na... Gusto maging nurse, ayan. Nurse. Bakit nurse? Eh, singular ka lang. Nurses yung pa-plural. Hindi kasi, di ba, Lakay, dati dumating yung punto na halos lahat kumukuha ng nursing na course, di ba? Nagkaroon nga ng oversupply eh, kaya tinigil ng ano na. Kaso ngayon mukhang ano na, Lakay. Kailangan na. In demand. Since pandemic, sumikat ang mga Pinoy nurses eh. Mm-hmm. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Sister L, gumugulong na ang mga programa ng pamahalaan, katuwang ang pribadong sektor para matugunan ang kakapusan sa mga nurse sa bansa. Ulat ito ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang. Binanggit ni PSAC Health Sector Lead Paolo Borromeo, President and CEO ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated, na sa ilalim ng Clinical Care Associates Program para sa underboard nursing graduates at nasa higit 300 na ang na-hire sa iba't ibang ospital sa bansa. Para matulungan ang mga CCA na maging nurses, naglaan ang CHED ng 20 million pesos para sa board reviews ng 1,000 clinical care associates para ngayong taon. Ayon kay Borromeo, magpapatuloy ang CCA recruitment para sa November 2024 nursing board examination at gagawin rin ito para sa 2025 board exams. Ang enhanced master's nursing program naman
imbes na tatlong taon ay pinaiksi ng CHED sa isang taon na lang para makapagturo agad ang mga graduate nito. Sa bilateral labor agreement sa ibang bansa, mayroon ang naselyuhang kasunduan sa Austrian government para sa scholarship, faculty support at adapt a school hospital scheme. Lakay? Di ba mayroong ang Germany na alala ko, Miss Lett, di ba yung mga nursing graduates na kahit hindi pa pasado sa board ay kinukuha nila, at meron pang undergrad na na kinukuha rin dahil sa kinapos ang nurses sa Germany ay nirerecruit at kung sa ituloy yung pag-aaral sa doon sa Germany ay pwede. Ayan, tuloy pa ba yung program na ganyan? Hindi lang ako particular diyan, Lakay, pero yung programa ngayon ng pamahalaan kasi doon sa mga ibang bansa, kung gusto niyo kumuha ng Pinoy nurses, tumulong kayo sa amin na paramihin yung mga nurses, kaya kailangan pumatok sa MOU para sa, ayan, kagaya niyang Austria, scholarship, ayan, faculty support at sa lahat ng mga Austria kailangan para sa nursing dito sa Pilipinas. Ayun. Okay, so... At tama ka lang kayo, madami talagang mga bansa ang gusto yung mga Pinoy nurses. Kasi yung mga Pinoy daw, Lakay, ay maalaga talaga at may malasakit sa pasyente. Unlike yung ibang national na trabaho lang sa kanila. Eh tayo ay passion, ay feelings. Yes, at talaga nagmamahal kayo iba. Magugulat kayo, ibang nurses na Pinoy pinamamanahan ng mga mga inaalagaan nila, mga oldies. Oo, di ba yung mga caregiver din natin? Tama. Mga bansa. Maralambing ang mga Pinoy nurses kaya tuloy. Ayan. Tsaka, iba yung passion kasi, Miss Lett Lakay, yung mga, yung pagka tayo nagtrabaho, nandun talaga yung passion, mahal natin yung ginagawa natin. At dahil nga dyan, Lakay, yun naman yung problema, nauubos naman yung ating mga nurses, so kailangan rin natin ng tulong para dumami naman sila. Okay, so anong schedule ng Paolo ng Marcos ngayon, Miss Lett? Para ngayong araw, Lakay, ay dadalo ang presidente sa 50th years ng Philippines Design Exhibition dyan sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. At may isa pa siyang event sa World Trade Center para sa Philippine International Dive Expo. Dive Expo? Ano yan? Dive Expo, Lakay. Swimming? Scuba diving? Lakay. Ayan. Sa tourism event. But magaling bang mag-dive ang presidente? Ayan, saan ba nagda-dive ang presidente? Event ito, Lakay, ng DOT. Si Secretary Frasco, di ba? Nagda-dive siya. Ewan ko lang si presidente, Lakay. Walang may dive spot ba sa Pagod po, sa Ilocos? Pero madami tayong diving. Sa Batangas lang. Anyway, alam ko, scuba diver sa atin, si Sunny Casulye, nagdadive dyan eh. Ha? Talaga, With water or waterless? Ayoko na itanong yung waterless. Anyway, Miss Leta, paano nga pala, ha? It's anniversary sa linggo. Lakay, wala pang pahayag ang palasyo niya, Lakay, kung mayroon bang aktibidad sa ugnay ng EDSA anniversary sa linggo. Ayan, kasi mga nag-rally kahapon dyan sa Comelec, sa harap Akbayan, ng Comelec. Kasi na Senator Risa, buhayin ang EDSA. Kasi di ba hindi holiday yung EDSA ngayon, Lakay, hindi deklaradong holiday. Sunday daw kasi. Linggo. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Ms. Nat. Abangan na lang namin sa World Trade Center ang presidente. Anong oras ba pupunta dyan? Mamayang hapon pala, Kay. Mamayang hapon pa. Ayan, kailangan natin dyan. Kaya lang, ngayong summer, bawal daw ang movable swimming pool ngayon. Inflatable? Movable. Inflatable, Lakay, kasi magkailangan natin yung tubig. Movable. Kasi pwede mo ilipat-lipat. Nice low ako doon. Ikaw talaga. Inflatable. Kasi mas madrami pa ang kukonsumong water nun, Lakay. Kung wala ka namang pambili ng ticket papuntang Boracay o kaya Bohol, Panglao. O kaya pang staycation. Staycation, dyan
dyan sa SM, ha, pwede kang bumili ng 300 na swimming pool. Inflatable. Oh. Di, doon na lang. Ayan, konting kung kasi yan. Kung sana kasi laki, naliliguan pa ang ano, no, Manila Bay. Yung nga eh. Oo nga. Oo nga pala, nasaan na si Benny Antiporda, ha? Wala na. Oo, hindi na natin na, wala na. Di na magamit ni Sister El yung kanyang swimsuit dyan na gagamitin sana sa ano, pangako na rin. Oy, Secretary Royce Matukuyang, sir, ha? Sabi mo nun, pwedeng paliguan namin ang, ano, ang Dolomite Beach. Oh, ayan. Yung swimming tracks tuloy nila kay Ayun. Sa bundok wala na lang niya ginamit. Wala na, subikip na. Pasyalan na pa lang din hanggang ngayon lang yung Dolomite naalala, Beach sa may Manila Beach. Tsaka itong Coastal Road eh bawal na, samantalang nung araw yan diyan kami nag-i-excursion ng mga kasama kong mga room boys nung araw. Yan sa Aroma Beach. Ayan, libre yan, wala. Inabot mo lakay na napapaliguan pa dati. Oo, yung naman, na yan. Kahit may mga tinik-tinik na aroma diyan eh, sige na. Okay. Libre naman. Ayan. Siguro yan nga pala, Mr. President Silva, DNR Secretary Yulo, ha? Si ano pa? Ah, Loisaga. Ayan. Siguro yan na siguro, Mr. President, yan din ang pag-aaralan natin ng ano, yung public beaches ba, alam niyo, summer na naman, pagbabawal natin mga kababayan na maligo diyan sa Manila Bay, alam na mapunta, alam pera, magtsatsaga diyan. Ayan, so siguro maglaan din ng gobyerno ng mga ganyan, hindi yung mga beachfront na lang natin binebenta sa mga negosyante. Ayan, yung para sa publiko, wala na. Ayan, reclamation. Ay nako, anyway, sige na nga. Abangan natin lakay, baka naman susunod na kasi inuumpisahan na ang Pasig River Rehabilitation, di ba? Pasig River, pwede na maligo, ganun. Mamimingwit kami dyan. Mamimingwit ng isda. Dati-dati, naliligo pa kami sa likod ng folk arts eh. Talaga na kayo. Buti ka pa na-experience mo pa yung, those were the days, yes, na malinis pa yung lalakay. Yan siguro mga dapat ibalik ng ano, ha? Ayan, panahon ng dating Pangulong Marcos Senior, sana ibalik ni Da Junior. Ayan, yung mga ganitong mga malilit na nakasiyahan ng ating mga kababayan. Ayan. Okay, Miss Red, thank you. Good morning. Good morning. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Ayan, maraming salamat, Miss Red Narciso mula sa Malacanang. Bira ka, kapapasok pa rin, Sister L. Commercial ka na kaagad. Kailangan daw natin yung makalira. Mukhang pang bonus yan. Ano ba yan? Pangilan. Nagbilang sa kamay. Wait na. Okay nga, ganyan ha. Ayaw ni Attorney Red sa ni Joma na nabibirong ganyan. Sa Nick daw ha. Ayan. Pero kung problema mga kuya, mga misis. Alam pa niyo mahabigan niyo yung mga senior citizens na mga nag-walking-walking dyan ha. Abay, pagka habang naglalakad, nakita-kita sa umaga, ang pinag-uusapan niya, yung maintenance medicine, kumusta na rayuma, arthritis, mga ganyan. Yung mga, anong maintenance mo, pre? Anong mas maganda nga? Anong mga kinakain mo? Ilang beses ka man jumijingle sa gabi mo? Tapos sa sanungin lang, ba't wala ka kahapon? Inataki ako ng rayuma. Kaya pinaparingan mo si kong Angelo Palmones. Eh. Ayan yung ganyan. Ha? Wala akong, hindi ako nagsabi doon. Good morning. Niloro ka ni Sister Anne. Ha? Pero mga blood sugar ang problema mga misis, abay mga lolo, mga kuya, alisin ang problema yan. Huwag na isama sa problema yan. Abay, madali lang yan. Pero kung ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat, at laging gutumba ang pakiramdam. Abay, maaring diabetes po yan, mga kuya, mga lolo, mga lola. Ha? At pwede itong mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan ng Cogent DB Plus. Ayan. Sabi ni Professor Boy Benesa, ang spelling ng Cogent DB Plus ay C-O-G-E-N-T
DB, ayan. Plus, ayan. Hindi negative, ha? Plus, ha? Ayan. Hindi multiplication yan, hindi division. Plus lang yan, ha? Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may tagline na Siyama na Ayurvedic Herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbuti nating blood sugar level, palakasin nating immune system, para magbigay protection sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa Mercury Drug, Watson sa drug stores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. Dum-dumming. Oras, Sister L. It's 8:58. R-H! Dum-dumming. Sandali lang, Pinong. Nasaan ka na? Ayan. Sister L! Sister L! Mm. Relax ka lang. I'm coming! Unang-una, relax ako. Ikaw ang ano. O, Pinong, ha? Papasa-pasagarito. Ano ka? Naughty ka pa, ha? Oras sa Sister L. Isang minuto makalipas ang alas 9. Ayan, parang yung pari kahapon na Sister L na pinuntahan ko. Mm. Abay, muntik nang umatras yung groom. Bakit? Eh, sabi ba nung... Doon naman sila kayo, bigla naman ako nagulat. Oh, bakit? Eh, sabi ba naman nung pare, ang pangalan niya ata nun, Father Mario. Ayan. Eh, nung habang nakalood yung bride and groom doon sa ano, simbahan. Doon sa Madre de Dios Chapel sa may Midland sa Tagaytay. Eh, konting sandali na mga boy, makaka-relate ka rito, ha? Dahil sabi nung Father Mario, pilyo yung pare na yun. Ha? Pilyo. Bakit? Ayan, na. Parang sabi ikaw. Eh, sabi ba naman mayroon daw ano, anong bago-bago siyang pare. Eh, kasama doon sa sermon doon sa bago ikinakasal. Sa ibang ganun, aling baby, ha, bossing Cesar. Eh, sabi ganun ni may dalawang couples for Christ daw na nagpapa-advise. Kasi magpapakasal sila. Okay. Eh, sabi ni Father Mario, bagong pare pa lang siya, wala siyang alam sa ano, sa pag-aasawa. Sabi niya, lumapit doon sa supervisor ba nila o bishop ba yun? Or what? Basta mas mataas sa kanya. Father, sabi niya, hindi ako na magpa-advise sa kasal. Wala namang karanasan sa pag-aasawa, sabi niya. sabi nung supervisor niya, kaya mo yan. Tayo mga pare, mas malawak ang karanasan dyan kahit hindi tayo nag-asawa. Napagahalataan. Ayan, kaya daw hindi nag-aasawa mga pare kasi mas malawak ang karanasan nila. Ayan. Ay, sabi ko, nako, baka matras yung ano, yung groom. Ayawan na. Ayawan na. Ay, good morning, Father Mario. Ayan. At muli, congratulations sa bagong mabuhay, bagong kasal. Oh, best wishes. Ayan, kay Miko and Kiara Lee. Ayan. Abay, graming kasal yan, Sister L. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, nagulat ang marami. Alam mo kung bakit? Ha? Ano yung kinagulat? Abay, nag-ala mini concert, Sister L. Ay, wow. Bakit sino mga nag-perform? Abay, dumating ang Ben and Ben. Ay, talaga? At kinanta nila ang It's Raining in Manila. Kakay naman eh. Hindi, yung Lola Amor. Lola Amor. Ha? Totoo diba? Ba? Ini-adjust mo na naman ako. Hindi, papakita ko sa iyong Pasensya mamaya. Na po kayo. May trust issue na po kasi ako kay Lakay. Kasi yung groom pala ay kasama si Lola Amor nung Lasal days nila. Lasalista pala ang mga friends ito. Friends sila. Ayan,
Sa, kaya sila ang tumugtog doon sa ano? Sa wedding. Reception na ipalakayan. Oo, sa Midlands. Sa, kala mo nga, mini concert eh, ha? Ayan. Ayan, Lola Amor. Ayan, Lola Baby. Ayan. Hello po. Ayan, kay Ma'am Baby at kay Boss Sarli. Ayan, mabuhay ang bagong kasal. At mabuhay ang mga ninong. Talaga, oy, ninong Mr. Fred Yao, bigla kang naglaho, ha? Ayan, iba talaga ang ninong Fred Yao, eh, ha? Bakit lang kayo, pag after ng ano, bigla nawala? Naka-helicopter. Ayaw mo traffic. Ayan. Ay, ninong Fred Yao, good morning. Ayan. Ba't na kayo biglang nawala? At ninong Vinsoco, ha? Ayan. Iba rin mag-regalo itong si Vinsoco, ha? Ano ang kanyang gift? Abay, Toyota car. Ayan. Totoo ba? Oo naman. Ngayon, gumessage na naman yun sa'yo. Itong si, itong si Vinsoco, nabili na yata ang majority ng Toyota Philippines. Eh, talaga ba? Teka muna, alamin nga natin report ni Boy Gonzales. Sa report muna ni Boy Gonzales, lakay na ako. Truck! Bumangga sa Center Island dyan sa kahabaan ng Road 10 sa Maydelpan Bridge. Nagdulot naman ng mabagal na trapiko. Alamin natin ang sitwasyon dyan. RH29, Boy Gonzales. Naku, rush hour pa naman, Boy. Ayan, nawala na si Boy. Ayan. Balikan na lang natin si Boy Lakay. Naparis ang balita. Teka muna, ha? Pasalamatan din natin si Sister L. Pasalamatan natin si Mayor... Francis Zamora ng San Juan. Mm-hmm. Naalala mo yung binalita natin na ano? Ay, yung spa. Mm-hmm. Abay, nakarating na ito kay Mayor Francis Zamora ng San Juan dyan sa Green Hills. Pinaalis yung kanyang mga standee doon sa harap ng spa. Abay, kasi nalaman na yata ni Mayor Francis Zamora na parang ginagamit lang siya para ano, ha? Mapagtakpan yung mga violation ng Blue Water Spa. Oh. Ayan, oo. Pinatanggal yung standee niya, ha? Mm-hmm. Mantakin mo nga o, naman kasi eh. Kasi nagagamit yung kanyang pangalan, pang front pa yun. Ayan na nga, eh, nandun pa sa pintuan ng Blue Water Spa, welcome. Akala ko nakaganon lakas. Ah, ganun ba. Pagkatapos, yung pala mga anesthesian, esthetician nila dyan, hindi naman lisensyado, baka mamaya, masunog yung mukha ng pasyente, ng customer. Ayun, oo. Kaya, di ba lakay, may magkaroon ng long-term effect doon sa tao. Baka sabihin, ito ba ina-endorse ni Mayor Francis Zamora? Kaya nagalit si Mayor. Tapos nalaman pa na yung mga empleyado, walang sick leave, vacation ayun leave. Ayun lang. Mm-mm. Ano tingin niyo yan, robot? Pagkatapos, pati mga empleyado, hindi inire-report lahat. Para na hindi kumuha ng mayor's permit, health certificate. Halimbawa, mga 20 ang empleyado. Mga 12-15 sila yung nire-report. Ang dinideclare. Nakakaloka naman. Ay, nakapagkatapos si, ayan, sa BIR pa. Ano daw ang action lakay na gagawin ngayon? Ewan ko lang kung, naghalip para si Mayor. Kasi nga naman, napaka-crab mentality naman itong may-ari ng Blue Water. Yung... si Mary Simisim ba yun? Ayan, Abay, yung nagtayo yung tatlo niyang therapist ng maliit na spa. Abay, pinasugod-sugod. Ayun yung kinasabi mo. Pinapasara. Daw silang pinapasara. Ay, akala yata wala mga mayor's permit, lisensya, ganyan. Gusto pang itulad sa kanya. Ipasara daw yan at kinukumpindensya sila. Ayan. Alado karapatan yung mga empleyado niya na magtayo, kalabahanin sila. Chusero. Pira si Maya si ayan. Galit tuloy si Mayor Francis Zamora. Daming bayan. Asan si Boy? Saan nagpapa-ispa si Boy? Okay na si Boy. Alamin natin, lakay, yung nangyaring aksidente dyan sa Maydelpan Bridge, dyan sa lungsod ng Maynila. Kumusta na ang sitwasyon ng traffic dyan? RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister L, lakay deyo. Magbao ng pasyesa, lakay. Bakit? Dahil sa makalma lang, napakatindi ng masikip, mabagal at daloy ng trafiko dito sa kaba ng... Well, Lopez, balibad, dalo na yung sa Delpan, na malapit sa Delpan Bridge, sa northbound at southbound, dahil sa nangyari pagbangga ng truck,
sa Center Island. Ayon sa Manila Police District Traffic Enforcement Unit, binabaybay ng dump truck na may kargang construction material sa kaliwang lane ng Delpana Bridge kanina madaling araw nang biglang bumangga sa Center Island. Sa lakas ng pagkakabangga, nagip niya yung katabing trailer truck na may karga naman na spare parts na sakyan. Wala naman na nasaktan sa aksidente pero napinsala ang tangke ng dump truck kaya tumagas ang langis. Nagpadala na rin ang towing team ng MND para alisin sa kalsada ang dalawang sakyan at dalhin ito sa impounding area. Patuloy naman na nililinis na ng mga bumbero ang mga tumagas na langis mula sa dump truck. Gayun din ang mga dala nito construction materials. Dito sa paglagpas po naman lakain ng Anda Circle, kung papunta ka ng area ng Calao at UN Avenue, ang bagal lakay ang daloy ng sasakyan. Ano yan? Saan direksyon yan na boy? Naku, grabe oh, bumalibalik na talaga. Southbound lakay, southbound. Southbound. Yung Bumanga, northbound. Tapos yung matinding traffic magkabilang sa yung kabilang side din. Ah, magkabilang side na. Yung kabilang yung Delpa, ipag-akit po ng Delpa Bridge, yung northbound. Diyan nangyari aksidente. Paglapas mo naman ng Anda Circle, papunta naman ng mula Anda Circle, papunta ka naman ng UN Avenue, southbound, ang bagal din lakay ng daloy ng sasakyan. Kaya ilang oras, nakailang minuto kami, mga nasa kalating oras na higit bago kami nakalabas doon sa naturang lugar. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Sarich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, kaya iwasan po yung lugar na yan. Pero bati mo natin ito, Sister. Oy, mga brethren, batiin natin si most worshipful congressman Mayor Bambol. Bambol Tolentino ng Tagaytay City. Aba, birthday mo pala ngayon, kuyang most worshipful Kong Mayor. Teka muna, Mayor siya ngayon, di ba? At kailangan mo daw magpa-emperador double light most worshipful Mayor, sir. At binabati rin kayo ni General. Happy birthday ating Judge Lorna de Montevideo ng Bacolod. Aba, binabati po ni magpapakita po ng chicken Bacolod. Kala ko chooks to go. Ayan, binabati ni Grandmaster Franklin de Montevideo, ha? Happy birthday ating Judge. At ganun din, happy birthday kay Assistant Regional Director Matias Malenab ng DPWH Region 1. Mula ko yung Doming Diasis. Naku, babahado mamaya na ito ng Emperor Dobolat at meron pang potentate na pinapaitan. Oy, kasarap naman yan. Happy birthday Evelyn Sumulong Ruiz. At ganun din, binabati natin ng happy birthdays. Uy, birthday ni Idol, ha? Yung dating boyfriend ng gobernadora ng Quezon, Sister L. Mm. Si Governor Helen Tan Suarez. Ayan. Birthday. Ayan. Birthday niya kayong dating boyfriend. Ayan. Si Regional Director Ronel Tan ng DPWH. Ay, Director Ronel, happy birthday. Ayan. Happy birthday po. Laba tayong emperador dyan. Si Noche palalakay, birthday niya ngayon. Ngayon ba ang birthday niya? Oo, ngayon ang birthday ni Noche, di ba? Ayan, happy birthday, Noche Kakas. Siya ba yung nagpa-Jollibee? Pa-Jollibee ni Boss Cesar para kay Noche. Okay, Jollibee ba yan? Okay. Pa-treat ni Boss Cesar para kay Noche. Ah, ganun ba? Oo. Bira naman. walang sarili si, nandun pa daw kasi siya sa Lakay, Laguna. Eh, pwede naman niyang... May Gcash naman kami. Nakamonitor siguro sa atin si Noche, ano? May Gcash. Hindi naman Ilocano to. Ilocano ba itong si Noche? Hindi, Lakay siya ay... Bisaya man to doon eh. Bacol. Ay, hindi yung Bacolod. Hindi yata. Ilunggo man pero, siya. Pero ano yan, Bisaya siya lalakay. Kasi di ba mayroon nga siyang programa na Bisaya time. Bisaya, Bisaya Bay. Ayan. Yeah, Bisaya Bay. Bisaya Mambay. Ayan. Batiin mo din natin. Ayan. Happy birthday, Noche. Thank you. At batiin din natin ang mga
Brethren sa Makiling Lansa number 72. Uy, bukas pala ang kanilang public installation. Worshipful Master Jose Gabriel Jovi Almasan, congratulations. Senior Warden Enrique Raimundo Jimenez at Junior Warden Agamulak Makasaet. Uy, nag-iimbiti sila. Ayan. Saan? Sa Santa Cruz, Laguna. At ang kanilang guest of honor and speaker, aba? Okay, ayan. Mayor. Oh. Mayor na Star City. Antaray naman, mayor ayan, ng Star City. Ayan mo, balang araw, Sister L, ha? Mm. Makasaksi ka rin ng public installation ng mga Freemasons. Eh, sabi nga ng iba, pwede ka rin bang gawing muse na lamang daw ng mga... muse talaga? Mga mason, ayan, no? Akala ko kailangan niyo po ng host, ayan. Ayan, no? Pwede po ako mag-host. Host, ayan. Hosting. Pwede, pwede. Ayan naman ako lakay, gusto ko yung mga ganyan. Yung racket mo. kajit lang. Oh. Lakay, anong oras na? Eddie, alamin natin kay Sister Ella. Oras sa Sister Ella. It's 9:16. Champion, gawang peer. Sister L, relax ka lang. I'm coming. Ikaw talaga, ba't ba pinapasa mataga love radio, ha? Ito taga love radio, nandito si Pinong. Oras, Sister L. It's 9:21. Aba, talaga namang iba ang Senator Bongo. Abay, mahalikan siya ng mga manggagawa nito, ha? Mapupupog ng halik. Yes. Pero teka muna, bati mo natin ang happy birthday. Uy, Kuyang Jaime, birthday mo pala, ha? Ayan, sabi ni Kuyang Rayle Salvador, birthday mo pala, Kuyang Jaime Olivares ng Calao Lanza 136. Abay, kailan ka daw magpapa-emperador double sa mga brethren? Ayan. At good morning, Mr. Michael is my guy. Oy, parang manding bahakan na good morning, parikoy, ha? Abay, kumusta ang maintenance mo, ha? Okay lang ba? Ayan. At si Kuyang Secretary Noble Kong Dong Mendoza, good morning, sir, ha? Abay, Noble Sec, ha? March 8 po tayo, ha? Huwag mong kakalimutan sa GLP. Huwag kang mawala, ha? At good morning kay Noble General John Anyunuevo. At binabati rin natin ng... good morning, Noble Juna Samaniego, ha? Gerard Ceballos. Second gentleman, Attorney Mar Scarpio. Hindi ka na nagpaparamdam. Kumusta na, Kuyang, ha? Kumusta si ating Vice President, ha? Ayos lang ba? Ayan. At uy, si Mayor Wes Gatchalian na nanonood sa atin. Happy weekend, Mayor. Uy, congrats kay Kuya, ha? Si DSWD Secretary William Gatchalian. Ba't William? Yung tatay niya, William. Lakay na mo. Sabi ko, ba't William? Rex Gatchalian. Rex Lakay. Nabay yung mataas ang rating. Sino ba yung nagbigyan ng rating sa DSWD? Sa DSWD. Ayan. Good morning. Maring Joy, paring Mike. Ayan. Kumusta ang... anong oras na tapos ang mini concert sa kasal ni Miko at Kiara kagabi? Ayan. At binabati natin si Kuya Pablo Domingo. Ayan. Nang PSC. Good morning mga brethren dyan sa PSC. Samantala, alamin natin, aba, maraming matutuwa dito kay Senator Bongo. O nga naman ni, bakit sinasabing maraming malulugi mga negosyante at magsasara magiging unemployed. Magiging tambay. Eh, maganda rin yung panukala ni, yung congressman na Chua ba yun sa Manila? Yung anong distrito ba siya? Distrito ng mga kapatid natin, mga Indian dyan sa may Paco yata, ayan. Eh, siyempre, distrito niya sa Indian community, kaya
Hulugan na lang daw. Ayan, ano siya Lakay? Third District. Third District. Ayan, si ayan, Chua. Joel Chua. Ayan. Pwede naman daw hulugan. Ayan. Huwag naman biglaan para hindi masyado mahirapan ang mga employers sa pagbibigyan ng wage increase. So nga naman kayo mabuti nag-uusap po. Ha? Ayan. Pero sabi kasi nung iba Lakay, bakit naman utay-utayin pa? Hindi nga kaya ng mga employers, Sister L. Kaya paunti-unti. Siguro yung ibang malalaki kaya, pero yung maliliit, ay, hindi. Baka mag-suffer lang din yung company, magsara pa. Ayan, sabi ni Senator Bongo, ayan. Abay, nakiusap sa mga employers, negosyante. Suportahan ang 100 peso wage bill. Ayun. Ayan. Ay, ako natutuwa talaga kay Senator Bongo. Hindi, tsaka thank you pala kay Senator Bongo. Ayan. Alam mo, talagang may malasakit talaga, ha? Mm-hmm. Ang Senator Bongo. Kaya tuloy, maraming gusto siyang maging papa, eh. Ayan. Papa Bongo, ayan. Lakay, bakit tinawag ng pinlay mo? Hindi, kasi may malasakit ang Senator Bongo. Kaya nakiusap ang negosyante na suportahan na yung kawawa mga manggagawa. Ayan. Aris number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, Sister L, kung may pakiusap ang mga negosyante, matindi ang pakiusap naman ni Senator Christopher Bongo na suportahan nila at ibigay yung 100 peso minimum wage hike na inaprubahan na nila sa Senado. Dahil katwiran nitong si Senator Go, mga ordinaryong mga manggagawa ang makikinabang dito kapag tuluyang maging batas. Na alam naman natin, sabi nga yan, yung mga mahirap, bawat piso para sa kanila ay mahalaga. Sa panayam kay Go sa kanyang pagdalo sa founding anniversary ng lalawigan ng Marinduque, nanawagan ito sa mga big time na mga negosyante na hanggat kung maaari naman ay bahaginan yung kanilang mga employers ng kanilang kinikita, lalong-lalo na yung mga minimum wage earners, dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng mga negosyante na hindi naman sila pinababayaan ng ating gobyerno sa mga support at programa sa kanila. Sa katunayan, marami na silang mga batas na itinasa na pangtulong sa mga malalaking mga negosyante, at hindi rin naman nawawala ang suporta sa mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises o mga MSMEs. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, teka muna, DRH. Ba't ka nagmamadali? Ayan, ano ang si Senator Amy? Abay, akala ko ito mahimik na. Ba't may buwabanat pa kay Senator Amy naman? Doon sa 4-piece, inuupakan siya, ha? Ang sino ba yung umuupak kay Senator Amy? Doon sa alokasyon daw ng 4-piece program last year, Raymond. Hindi, yun na yung may, ang, yun yung galing sa ano yan, yung sa Ako Bicol Party List Representative, yung nagsalita ng mayor. Kasi si Senator Amy, siya yung sponsor ng budget ng DSWD taon-taon. Nitong mga nakalipas na mga taon, siya yung nag-sponsor. Then, kaya nung ang sinasabi niya, meron naman siyang paliwanag na nung kasing huli, September nung nagsimula ang budget deliberation, ay ang sabi ng DSWD, ay wala na sila, meron pa silang natitirang 8 billion pesos na hindi pa na ipapamahagi. Yun ay nung 2022. Kaya nung 2023, nung time na yun ay pinamadali niya na ma-release yung 8 billion pesos divide mayor sa iba't ibang mga program. May feeding program daw yata sa AICS assistance AICS assistance individuals in a crisis situation. Meron pa naman ganyan.
Pagka... Ayun yung ayuda yun, Mayor, uh-huh. na depende sa kung sino ang mamimigay at minsan tig 3,000, tig 5,000, pag medyo ano, mga 2,000, ganun ang bawat nakalista, Mayor, na beneficiaryo. Ayan, okay lang, basta ipinamigay sa bayan, hindi binubulsa. Ayan, walang problema dyan. Ayan, pinapahinabang na ating mga kababayan mahihirap pa. Ayun, yun na kaya tuloy-tuloy yung pamimigay naman ng ayuda at sabagay, hindi rin naman na kasi aktibo din naman kasi si Senator Amy, kaya ayan, aktibo din siyang binabanatan ng mga kongresista ngayon dahil kinakantsawan na nga siya na siya na daw ang leader ng oposisyon sa kanyang sama siya, sumama siya kina Senator Delilah. Ayan. Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Ayan. Kaya ngayon ang iyong paliwanag naman niya, normal daw sa isang mas nakatatanda, manang, kailangan pag mali yung ginagawa ng nakababata, pagsabihan. Inamin naman niya, Mayor, ang problema sa kanya. Hindi daw siya masyadong nakadidikit masyado ka sa kanyang kapatid. Mm-hmm. Mas dikit pa daw si Speaker Romualde sa Pangulo. Ganun ba? Baka naman siya lumalayo. Lumapit siya sa kapatid. Baka naman kasi medyo na-off, dumikit na kay. Para pagka nakadikit ng konti, kurutin na may isa sa gilid. Oh, tagiliran eh, no? Sinong kinakampihan mo? Bago daw makarating sa kapatid, Mayor, may dadaanan pa din eh. Kaya hindi ganun ba? Grabe. Wala palang direct access. May protocol ba yan? Hindi ba hindi pwedeng dumiretso ng Malacanang ang Senator Amy at pasukin na yung opisina ng presidente ng kapatid? Kailan pa ang protocol, schedule? Anyway. Magpahalam muna, Mayor, kay Madam. Okay. Sige na nga. Maraming salamat, Raymond. At good morning, Senator Malasakit Bongo. Maraming salamat, Mayor at Elaine, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZR Rich. Ito si Raymond Dabas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Anong sabi mo, Senator Bong? Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanangkabay, ang napulsuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Siya si Bongo, kakambal sa aksyon, kakambal sa malasakit. Raymond Bongo, for more than 21 years, ang pagmalasakit sa kapwa-tao. Nakuha niya lahat ang style ko sa serbisyo para sa kapwa-tao. Para kay Bongo, walang tulog ang serbisyo. Isa lang ang bisyo, serbisyo. Paid for and by Christopher Lawrence Go, 166 Gardenia Street, San Pedro Village, Buhangin, Davao City. Yan po ay bayad na pagsasayang papawid noong nakalipas na election. Si Senator Bongo ang bisyo ang magserbisyo. Ayan, si Malasakit. Oy, Dong, good morning, Mr. President, sir. Ha? Mr. President Dong, tuloy ba ang prayer rally sa linggo sa Cebu? Ayan. Pero nakausap na rin si Senator Amy, ha? Baka umupak na naman doon sa Cebu. Tolentino, Senador. Political ad paid for. Francis Tolentino by Pelikula ng ating advocates. 22 02 Taft Avenue, Manila. Magpo-programa ba siya bukas sa SOS? Baka lakay. Usually naman talaga nandito si Senator Tol. Ayan po, mga re-election ni Senator Bongo, Tol Tolentino. Bata, wala rito kay Bato. Ayan. O nga pala. Wala ka dyan lakay kay Senator ano? Si... Sino? Bato? Hindi, ito. Sino yan? Ito yung pinag-uusapan na Edniel, ha? Manang Milky. Anong sabi niyo parang Elisa Lodar Milky? Tatakbo nga bang senador ang dating Vice President Lenny Robredo? Ah, talaga lakay. O congresswoman? Akala ko governor. O governor sa Camarines Sur siya, di ba? Ayan, pero ang sabi na aking bubit parang Eli, ayan na, manang Milky, si dating Vice President Lenny Robredo, bangmat hindi ba sure kung anong tatakbuhan, pero ito ang sure ano sa kanya. Sure? Di na rin siya mag-aasawa. Wala pong love life at
Yun po yung 100% na sigurado lang ako. Hindi na po ako mag-aasawa. Ganun po ba? Saka hindi mag-aasawa, pero hindi na papasok sa isang romantic relationship. Ayun. Napakadal naman nun. Ano lang po yan? Sakit lang yan sa ulo. sakit lang sa ulo. Kaya nga sabi ni Father Mario kahapon, kaya parang napapaiktad yung groom kahapon. Eh. Sabi niya, kaya kami mga pare hindi nag-aasawa kasi marami kami alam. Pero Lakay, nababanggit mo na yung mga re-electionist. Aba Lakay, hindi mo ba to alam? Sino? Iprinoklama pala si Supremo Senator Lito Lapid bilang adopted son ng bayan ng Tumawi ni Isabela. Ala, Abay, iba nagbatisonan. Dahil daw ito Lakay sa kanyang malaking kontribusyon sa pag-unlad at pag-develop ng bayan sa mga proyektong inilaan ng senador. In fairness, ayan, parang si Supremo, parang utot lang yan. Ayan, tahimik pero may dating. Ito Lakay, ito yung isa sa mga proyekto na natapos sa tulong ni Senator Lapid. Ilang kilometrong farm to market road. Wow. At concreting ng mga barangay road. Yun yung alam mo Lakay, importante. Kahit sa amin Lakay, kailangan yung mga ganito dahil medyo, alam mo na, lubak-lubak. Sa Tumawi ni Isabela yan? Yes, aba, Lakay. Sa inyo pa rito, Kuyang Freddy Martinez, Kuyang General Benny Ramos. Actually, in fairness ito kay Supremo. Hindi lang hanggang Quiapo yan. Hindi lang Quiapo. Alam ba yung farm to market road niya? Abay mula Isabela? Abot siya hanggang barangay Apatut Lubong. Ayan, barangay Tartarabang. Narating na ang iyong lugar Lakay. Aba naman. Barangay Apatut Lubong, barangay Tartarabang, barangay Bikbika. Ayan. Ay talaga Lakay. Nakakatuwa naman. Barangay Liliputen. Ayan. Abay narin po ang farm to market road ni Senator Lito Lapid-Lapid. Napakalaking bagay niyan sa mga taga-probinsya. Ay, siyempre naman. Ayan, yung mga kalsadang yung mga barangay na hindi marating dahil walang kalsada. Oo. Biro mo. Batang Quiapo lang pala makapagpapaayos. Si Supremo pala ang ano. Pero syempre Lakay, meron siyang mga naging katuwang din dyan sa mga proyekto na yan. Pero, ang mayor pala Lakay ng Tumawini ay si Mayor Venus Bautista. Si Mayora. Ayan. Ay, Mayora Venus. At mayroon pa pala siya Lakay. Sino pa? May project pa siya na Astrodome. Rodolfo B. Albano Astrodome. Aba, talaga ha? Legislative building sa bayan ng Tumawini. Ayan. Sabi tuloy ni Kuyang Jun Valdez. Ayan. Sabi niya, pakibati rin ang aking dating girlfriend. Ayan. Sino yan? Si Carmi Torres. Ayan. Mula kay Kuyang Mario Torres. Hello ayan, po. At sabi ni Dr. Ruela Aguila, siya gawin nilang hulugan ang 100 peso increase. Pero may interest na 5-6. Ang hirap sa mga negosyante yan, ayaw i-moderate ang greed nila tulad ng mga korap na opisyal. Ayun lang, sakit naman nun. Tay-tay niyan. Ouchie, ma-ouchie mati naman, baka hindi makailag. Chill-chill lang, Dr. Ruel Aguila. Ha? Yan, siguro terror to sa mga teacher, sa mga estudyante. Siya magre-report, si Edniel. Si Edniel muna Lakay, paghabol sa mga natitirang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute, pinapaspasan na ng militar. Detalye balita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinaigting pa ng sinatahang lakas ang tinawag nitong decisive military operation laban sa mga natitirang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group. Ayon sa West ng Mindanao Command, target itong paspasan ng pagsukol at pag-neutralize sa teroristang grupo at iba pang banta matapos mapatay ang 6 na sundalo sa ikwentro nitong Pebrero 18. Sa kanyang pagbisita sa headquarters ng 1st Infantry Division sa Zamboanga del Sur, nagbigay ng huling pagsaludo si West Mincom Commander, Lieutenant General William Gonzalez, sa mga nasawi nitong tauhan sa may Munay, Lanao del Norte encounter. Bukod sa cash assistance sa pamilya ng mga napatay, nagawad din si Gonzalez ang Wounded Personnel Medal sa isa sa 4 na sugatang sundalo sa bakbakan. Binisita rin ni Gonzalez ang iba pang tropa ng 44th Infantry Battalion sa Lanao del Sur para pataasin ang kanilang moral sa paghabol sa mga natitirang miyembro ng DIA Maute. Launa nang ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Francel Padilla na nakaranas na lang leadership vacuum ang DIA Maute
Wala patay si Gaddafi Mendez alias Engineer, ang itinuturong Amir o leader ng grupo sa Pilipinas. Ito'y bago pa man ang palitan ng putok noong huling araw o noong nakaraang linggo kung saan tatlo pang terorista ang napatay, pero mas maraming miyembro ng Philippine Army ang nasawi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Daniel Parrusa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Mabuhay ating mga kasundaluhan. I am a soldier, far from my home. Stand by, Aris number 12, Manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa Camera de Representantes, ha? Abay, dapat daw magpaliwanag pa rin si Manang Aimee. Ayaw tantanan, ha? Ayaw tantanan sa... Wow, 13B ba ito, ha? Stand by, Romy Gonzalez. At siyempre, para gusto yung kumita ng pera habang kayo ay naglilibang. Abay, paalala ng ni Bossing Al. Ayan, kailangan si Bossing Al. Sinong Al? Hindi Al, billionaire ba ng LTO, nag-retire na yon. Si Pagcor Chairman NCO Alejandro Tenco, ayan, sabi niya, ayan, pwede kayong sa lahat ng mga amateur at professional photographers, ayan, pwede nga sumali sa kanilang Pagcor Photo Contest 2024 na merong limpak-limpak na papremyo na 2.23 milyon na pesos. At ang theme ng photo contest ay Harvest Time. Anihan mga kuya, ha? Ayan, na yung makuha natin sa bukid, sa lawa, sa ilog, ayan. Upa ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor na agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi naman para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Sabi ni Chairman Ala Tenco, Kuyang Attorney Dick, Attorney Dick, ayan, abay mananatili ang conventional category at mayroong bagong at digital cameras at mayroong bago yung drone category. Ayan, sumali na at ang mga ilalok na litrato ay dapat kuhan ng August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. At para sa karagdagang detalye, puntahan ang kanilang website www.pagcor.ph/photocon2024. Stand by, Milky, stand by, Nicole Lopez, stand by, Romy Gonzalez. Abot na nga ba hanggang Baguio City yung usok doon sa Forest Park? Naku, grabe oh. Mm-hmm. Kahapon pa yung lakay. Oo, ilang araw na yan, ha? Mm-hmm. Ayan, nung nakaraan lakay yata, iba yon. Tapos yung kahapon, iba naman. Oo, abot mm-hmm. na lang 60 hectares. Grabe, mm-hmm. ha? Oras, Sister L. It's 9:42. Ang balitang ito ay hatid... Sister L! Sister L! Mm. Where na yun? Yes. Dito na may! Kanina pa ako andito, ba't mo ngayon ako hinahanap, kaloka? Para nakaasar yan. Na. Ayan na. Anong report ni Manang Milky? Nasa iyo ba, Sister L? Wala lakay. Nasa iyo ka. Senator Aimee Marcos accountable sa pagtapyas ng 13 billion pesos sa budget ng 4 P's. Ala, sino may sabi ang Manang Milky? Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, malaki ang pananagutan ni Senator Aimee Marcos sa ginawa nitong pagtapyas sa 13 billion pesos na pondong inilaan sa 2024 national budget para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang budget realignment ay inamin mismo ni Senator Aimee sa press conference. Dahil dito, nawala ng benepisyo ang 900,000 families o katumbas ng 4.3 million individuals na makatatanggap sana ng tulong sa ilalim ng 4Ps na ipinapamahagi ng DSWD. Sabi ni Asidre, ang 4Ps ay hindi simpleng programa ng gobyerno, kundi isang batas na layo niya ay tulungan ang mga mahirap na pamilya. Pakinggan natin si House Deputy Majority Leader Jude Asidre. And I don't think the accountability of Senator Marcos is simply by admitting that she was the one who removed that from the budget during the BICAM. I think
her accountability to her constituents is also to explain to them, where did the money go? Because this is not just a simple program. This is not just a simple project of the government. The fourth piece is the law. And as a law, we're duty-bound to implement it. Sa paliwanag ni Senator Aimee sa deliberasyon ng pambansang budget, nirekomenda niya na i-realign ang 8 billion pesos para sa 4Ps patungo naman sa ibang mga programa ng DSWD, gaya ng supplemental feeding, assistance to individuals in crisis situations at iba pa. Si ako, Bicol Representative Jill Bongalon, ang Vice Chair ng House Committee on Appropriations, ang nagbulgar na 4.3 million Filipino sa ilalim ng 4Ps ang di makatatanggap ng ayuda matapos ipalipat ni Senator Marcos ang pondo sa ibang social amelioration programs. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, tama ng Milky Regunan. Report mula sa Baguio, Miss, Sister L. Tourism activities naman sa Bukod, Benguet. Sinuspindi ng mayor dahil sa forest fires na nagaganap dyan. RH 41, Romy Gonzalez, ano nang update? Sinuspindi ni Bukod, Benguet Mayor Thomas Wallace Jr. ang lahat ng tourism activities sa kanyang bayan dahil sa lumalawak na banta ng forest fires. Ang pabiso ng alkalde na epektibo kahapon February 22 ay naglalayong mabigyan ng prioridad ng publiko at hadlangan ng anumang aktibidad na papalalak sa nagaganap na krisis. Inikayat ni Wallace sa mga residente at bisita na iwasan muna ang mga aktibidad na tulad ng camping, hiking o picnic sa mga kagubatan para mayayayo sila sa panganib at hindi inaasahan na pang magiging tangki ng pagkalat ang sunog. Tatlong forest fires ang nai-record sa Bukod, Benguet. Una sa Sitio Banaw at Bisal sa Barangay Bubuk sa may 200 hektare ng lupain na natupok. Sitio Minak sa Adonat sa Barangay Ambuklao na may 60 hektare ang naapektuhan. At Sitio Yapas sa Barangay Bubuk, Bisal na may 20 hektare ang naapektuhan. Samantala ay meron ding sumiklab na dalawa pang forest fires naman sa area ng Itogon, Benguet na kung saan patuloy na inaapula hanggang sa samandaling ito at samantalang sa may Santo Tomas na baba lamang ng relay station ng mga TV network ay patuloy pa rin ang pag-apula sa mga naturang forest fire. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJ. Eh, kumusta ang usok dyan sa Baguio? Abot nga ba hanggang Baguio City ang usok dyan? Oo, grabe yung usok kasi meron din nangyari kasi dyan sa may area ng PNA, Lakay. Na forest fire kung kaya pag malakas ang hangin umaakyat talaga sa Central Business District itong napakakapal na usok. So mula sa Santo Tomas meron pa sa PNA, yung meron pa doon sa may area ng Itogon, so talagang napakakapal ng mga usok na naranasan ngayon dito sa area ng Baguio na nasa taas mismo ng mga naturang at taas at baba ng mga naturang forest fire na nangyayari na sa nakalipas na ilang araw, Lakay. Abot ba hanggang Burnham Park nga na may sa View Park sa city proper? So far, Lakay, yung kalat-kalat kasi. Kalat-kalat yung usok na naranasan dahil galing naman sa iba't ibang lugar ito. Kung kaya talagang pinapayuhan yung ating mga kababayan. Siguro, mainam na gumamit muna ng face mask pansamantala habang mayroong ganitong mga forest fire na nagaganap malapit lang sa Baguio City. Okay. Maraming salamat, Romy. So, lahat dito sa Baguio City para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRA. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Isa pang report, Sister L. 131 na mga pulis naman, Lakay, na dismiss sa loob lamang ng 45 days. Ano ang dahilan bakit sila na-dismiss? RH 5, Val Gonzalez. Val. Sister L at Mayor, aabot sa 131 mga pulis ang natanggal sa police service mula pagpasok ng buwan ng Enero hanggang itong 14 ng Pebrero. Ito ang iniayag ng PNP kasunod ng patuloy na internal cleansing o paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya. Sa bilang na ito, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, 62 ay mga nag-awol o absence without leave. Sa bilang din sa mga kasong kinaharap ng mga ito ay robbery, illegal drugs, obstruction of justice
at kandakan becoming of a police officer. Nito lamang nakalipas na araw ay 7 pulis na naharap sa kasong kriminal ang sumukot inaresto ng PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG dahil sa pagkamatay ng dalawang ininalang miyembro ng CPP-MPA sa Rodriguez Rizal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val, at sa ating... Your business is our business. Sa ating Your Business is Our Business, acquisition ng PLDT sa... Kasi Lakay nagkape sa Sky Cable, hindi natuloy. Nako, ito Lakay yung ano, napurnada, hindi na binenta yung Sky, yung ano. Ah, nga. Umatras ang Sky mga Lopez. Yes, hindi na natuloy Lakay. Ibebenta dapat sa PLDT. Yes. Ngayon, nabiglang iniatras. Oo, Lakay. Kaya may advisory sila na ano eh. May natanggap akong advisory kahapon. Yung dami mga Sky Cable, huwag mo nang patanggal yung kanilang cable dahil... at sila ay magbabalik. Oo, dahil tuloy ang kanilang operation at di na ibibigay. Binabarat ba sila? Alamin natin ang reason sa Your Business is Our Business report. Eh, di ba si bossing MVP sana ang bibili? PLDT. PLDT lang kayo, siya may-ari nun. Si alamin natin kay Nicole. Detalye, balita mo, RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Nag-anunsyo bigla ang ABS-CBN Corporation, parent company ng Sky Cable, na hindi na matutuloy ang pagbili ng PLDT sa nasabing cable TV service. Sa isang pahayag, sinabi ng Sky Cable, nagkasundo sila ng telco giant na hindi matuloy ang acquisition sa ilalim ng sale and purchase agreement na pirmado nilang dalawa noong Marso 2023. Kaya naman, inanunsyo ng Sky Cable na magpapatuloy lang ang kanilang cable TV service. Noong January 23, isang buwan mula nang i-anunsyo ng dalawang partido na tuloy na ang pagbili ng PLDT sa Sky Cable, iiral na lamang ang pay TV services nito hanggang Lunes, February 26. Pero ngayon, tiniyak na ng Sky Cable na mapapanatili pa rin ng subscribers ang kanilang subscriptions. Maging ang broadband internet service ng Sky ay magpapatuloy at hindi rin apektado. Sa maiksing pahayag ng ABS-CBN at ng Sky, wala ritong nabanggit na dahilan kung bakit hindi na natuloy ang kasunduan. Matatanda ang inanunsyo ng PLDT na bibilihin nila ang Sky Cable sa halagang 6.75 billion pesos noong Enero nang bigyan ito ng go signal ng Philippine Competition Commission. Taong 2020 nang mag-alok ang PLDT na bilhin ang Sky Cable batay sa Bayanihan Act 2 na nag-e-exempt sa mergers and acquisitions sa mga transaksyon na nagkakahalaga sa 50 bilyong piso pababa. Pero hindi rin natuloy ang unang bid dahil sa pangambang magkakaroon ng divestment. Lumalabas, sinubukang bilhin ng PLDT ang Sky Cable at nabigo sa ikalawang pagkakataon. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 70 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bakit barado ang ilagbo? Maraming niya naman, Nicole Lopez. Maasar na naman. Pati ka muna itong It's a People Power birthday celebrants. Happy birthday Emerson Mulieno. Aba, sa ipinakpala ito ng It's a People Power. Ayan, Felisa Arroyo, happy birthday. At Noche Cacas, ngayon pala si Raymond, si Noche. Ha? Ba't di pa nagpaparamdam? Abay, Brad, attorney Yuli Sabilia, happy birthday, Brad. Ha? At si Sis Arlene Rapanan, binabati ng mga Brads and Sis TLK, Taon ng Dakapa Fraternity Sorority. At congratulations sa incoming officers ng One Sumulong Masonic Lodge 169 sa kanilang public installation na bukas. Saan ba itong mga brethren? Sa Grand Lodge ba ito? Ha? Incoming Worshipful Master Gerald Ege, Senior Warden Eugene Manlulu Jr., at Junior Warden Robert Anthony San Juan, congratulations.
At siyempre mga saga taga-Katipunan Lads. March 9 naman, Worshipful Master Amiel Sonko, Senior Warden Ray Jefferson Pineda, at Junior Warden Lord Alfred Wee. Congratulations sa bukas, Jovi Almasan ng Makiling Lads 72 sa kanilang public installation. Congrats! At para sa mga, uy, birthday din pala ni Senator Risa Ontiveros sa bukas. Kulang-kulang din pala din ito. Kulang-kulang din siya lakay. Ito magandang kulang-kulang. Pero mga pinangarap February, sinasabi ng kulang-kulang. Pero matalino. Matatalino. Mm-hmm. Advance happy birthday kay Senator Risa Ontiveros. At para naman sa mga pupunta ng EDSA sa linggo, ha? Mm-hmm. 38th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At si Dong, Mr. President, ha? Abay, tuloy ba ang yung prayer rally sa Cebu sa darating na linggo, anniversary ng EDSA People Power Revolution? Mm-hmm. Bago pumunta ng EDSA, pakinggan nyo muna ito. Tagal ko hinahanap to. Kanina mo pa yan hinahanap. Tagal-tagal eh, ha? Tagal naman ng intro, Reggie. Ayan. Ito'y take it away, Kuyang Jess Santiago, ha? Para paalala sa mga nagpunta ng EDSA at nanguna ng EDSA. Tagal. Napakasawa ang mga pangako. Ayan. Nakakapagod din ang maghintay. Bakit? Ang mga pangakong laging napapako. Sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa ay hawak lang ng ilan. Nag-people power one, nag-people power two. Ang buhay natin di pa rin nagbabago. Totoo yan, kuya. Nag-people power one, nag-people power two. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Maghapot magdama sa pabrika, kayo't galabaw sa bukirin. Ulanit tarawin tayo sa kalsada, maisulong lamang ang atikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikan ang lahat ng pasanin. Asan yung tangke? Ngunit ang bunga ng ating pagsisika. Gusto rin may tangke. Sinasarili lamang ng mga sang. Alam ko, naghabura ko ng tangke nung EDSA People Power Revolution. Oo, dalaw mo lang kayo. Alam ko yan, ay kwento niyan. Nagsaing, ngunit nang maluto ay baang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsayin. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Yun ang masakit. Yan talaga. Ang hirap. Mm-hmm. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buitre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay ba ang kumain? Sana nahilaw na lang sinaing. Ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay ba ang kumain? Magandang ay, umaga, Kuyang Jess Santiago. Ayan, at abangan natin. May mga pupunta pa kayo sa EDSA anniversary sa linggo. Usually lang kayo, di ba, meron pa rin naman talaga. Pero ngayong ano, ngayong Sunday, tingnan natin kung meron. Pero napaka-meaningful nung kantala kayo. Akala ko yung ano, akala ko idudugtong doon sa ano, ano? Maghapon nagtatrabaho sa pabrika, pero bariya ang kita. Kahit mag-get support, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit
Ay talaga. At yan na mahabigan ng kabuuan natin. Mga balitan talaga yan sa ating pala tunto ng damdaming bayan. Pero Lakay, bago ka magpaalam, oh, nag-message sa atin si Sir Edison. Ano, sabi niya dito, buti daw hindi nasara ang pag, hindi natuloy ang pagsasara ng Sky Cable. Lugi daw kasi hindi tayo mapapanood. Ganun ba? Oo, nanonood siya sa DZRH via Sky Cable. Ayan. Eh, di ba tiindi natin si ano, SPO3 Edsel Reyes ng Angono PNP. Happy birthday. Pinabati ka, sir, ni Cesar Bautista. At, saan itong, tumawin ni Masonic Class number 251. Installation na sa March 8, sabi ni Kuyang Freddy Martinez. At binabati natin si Kuyang Lito Villarosa. Ay, dyan sa Berry, good morning. At sabi ni Mr. Michael is my guy, ang dollar, oy, paring June Soler. Ayan, nanonood sila sa atin sa Los Angeles, California. Ah, sila, Tita Raquel. Yes. Oh, hello po. Ay, paring June. Ayan, paring Raquel. Ayan, good morning. Oh, hapong ngayon dyan. Ayan, ingat kahit ka dyan, ha? Kailan ba ang balik? Ang sabi ni Mr. Michael is my guy, ating business correspondent, ang palitan ng dollar, opening pa lang. Opening. Aba, lumalakas ang piso. Dati, nag-56 na. Oh, ngayon? Ngayon ay 55 pesos and 80 centavos. Ayan, Mr. Michael is my guy. Thank you, sir. Good morning. Happy weekend. Thank you, Ninong Mano. Ayos daw yung tugtugan mula kay sabi ng ate ko. Ayan, Ate Annie. Ayan, Manay. Good morning sa iyo. Nanonood at nakikinig sa akin itong tulo. Naka-relate ba sila? Nag-edge sa 1, nag-edge sa 2, nag-edge sa 3 na. Ala naman nangyari. Nganga pa rin. At ako po si Deyo Makalma. Sister L po, Elaine Apiti. Stay safe everyone. God bless po. Bukas, Nightlife with Sister L. 6 to 7. Operasyon tulong susunod na. Miss May Binauhan, Wonder Woman, Lugo Queen. Bye-bye. Ingat. Thank God it's a Friday. Oras, ganap ng... Naku, overtime natin ng 1 minute. Ayan. And 6 minutes. Bye-bye. So on we go. Bingo sa saya.